sa linya si Undersecretary Eric Domingo, ang Director General ng Food and Drug Administration. Magandang umaga, Yusek Domingo, sir. Ay, magandang umaga, Erwin. Magandang umaga po. Apo. Sir, thank you ha. Alam kong busy po kayo this past few weeks, kaya hindi po tayo nag-uusap o hindi ko tayo nakausap. But then again, bilisan ko na lamang, Yusek. I know you're in a meeting. Marami po kasi tayo mga kababayan nagtatanong sa social media. Siguro nababasa nyo rin. Ano po? They keep on talking about this Fabunan antiviral injection. Bakit daw po hindi pa na-aprubahan ito? Nasaan na raw ito? Kasi sinasabi ng Fabunan, nag-file na raw sila ng application sa FDA, pero wala pa rin daw, and everybody is waiting for this, Yusek. Ano ba talagang status kayo nito, Undersecretary Domingo, sir? Nag-file po sila ng application for a license to operate para mag-import po ng gamot. Eh, alam po, yung application nila, walang kasamang requirement, kaya hindi po ito na-approve, in fact, deny po siya. Mag-i-import sila? Akala ko ba, sir, nakapag-develop na sila ng gamot, ng Fabunan antiviral injection? Hindi po, kasi nung pumunta po yung ating mga ahente ng FDA dun sa clinic nila, nakita na yung ginagamit nila ay isang steroid na produkto po, no, na available naman at registered dito sa Pilipinas, at saka yung procaine na mukhang ini-import po nila galing sa ibang bansa. Okay. So yun po siguro yung dahilan kaya sila kumukuha ng license to operate as an importer of medicine. Kaya lang, yun nga po, hindi naman sila nag-submit ng requirements, kaya hindi naman po ito na-approve. Okay. So ang inaantay nyo yung requirements. So okay, linawin ko lang, Yusek, ha, kasi all the while, a lot of people are thinking na they have invented an injection or gamot, parang antidote laban sa COVID-19. So, hindi pala ho ganun. Yung ina-apply nila ay isang makapag-import ng mga steroid at isang gamot para magamit dito sa ating bayan. Opo, parang ang ginagawa po yata nila ay pinaghahalo nila itong steroid at saka yung anesthesia, mm-hmm, at yun yung tinatawag nilang antiviral injection. Mm-hmm. Separately po kasi nung tiningin namin yung mga ingredients niya, nakita po namin na anti-inflammatory po siya at saka anesthesia. So wala naman pong dahilan para sabihin natin antiviral siya. Ang doktor naman po kasi na medicine siya, maaari naman po talagang magreseta ng gamot. Mm-hmm. Ang hindi lang po kasi pwede ay yung magbenta ng gamot na para sa ibang indication. Di po ba? Kung ang gamot, for example, is anti-inflammatory, pag po ininiksyon natin sa pasyente ito, sasabihin po natin anti-inflammatory ito o kung ito ay anesthesia. So wala rin naman po silang registration na application for a registration ng produkto mismo, no, itong injection na ito. Wala pa po silang pina-file na ganoon. So, Yusek Domingo, nakausap nyo na ba sila or did you call them up para sabihin na teka muna, Fabunan, mukhang iba yung mga ipinapalabas ninyo sa social media, iba naman yung pinaparating. Kasi parang as of now, Yusek, nasisisi po ang gobyerno ngayon na ayaw kumilos, nakakapag-isip yung mga kababayan natin na may kumikita, ayaw aprubahan yung gamot ni Fabunan. Base dyan sa paliwanag ko ninyo, mukhang iba naman ho yata. Warang importation yung kanilang request, Yusek. Yun nga po, at wala naman po kaming hindi ina-aprubahan na produkto dahil wala naman pong application for product registration. So ilang beses na rin po namin sinabi sa kanila yan. Oo. Na kung gusto ninyong aradin yan, pumunta kayo sa isang universidad, sa isang hospital. Ang FDA po kasi hindi naman po kami nagki-clinical trial, bawal po sa amin yun dahil sa amin nagre-rehistro ng produkto kapag pasado na sa clinical trial. Oo. So pinaliliwanag. Paano ba malalaman kung pasado na sa clinical trial, Yusek, yung isang gamot, yung na-invento or what? Kasi po talagang malawakan na clinical trial, kamukha nga po nitong WHO, di po ba, may solidarity trial, 10 na pong bansa para itry itong mga gamot para sa COVID. So kailangan po dadalan kayo sa isang hospital or research university. Tapos gagawa po sila ng protocol na may ethical approval. Hindi po kasi pwedeng basta-basta mag-eksperimento po sa tao.
may mga karapatan po ang mga tao na hindi sila pwedeng pag-eksperimentuhan. Oo. So kapag dumaan po sa ethical approval and technical approval ng isang clinical trial, oo, doon po nila magagawa ito at may papakita na talagang meron siyang epekto. Ang hirap po kasi nung ano lang, no, nung anecdotal, halimbawa po, sasabihin lamang na gumalik. Eh, alam naman po natin na 95% ng taong may COVID ay gagaling kahit po walang gamot na ibigay dito. So, kapag po nag-testing tayo, kailangan po yan may control, di po ba? Hindi po pwedeng sasabihin lamang. Dahil kailangan po ma-correlate, talagang eksakto pong maipita na yung gamot ang naging dahilan ng paggaling. Alright. Yung nabanggit nyo kanina lang, sir, a few seconds ago, na gumagaling naman talaga pag kinamitan ng COVID. Pero bakit ito maraming namamatay? Is it because of complication or yung immune nila mahina, yung mga pumapanaw, doctor? Yan po kasi talagang 15% nagkakaroon ng moderate to severe disease. At yung po mga severe disease, may 6%, 5 to 6% po na namamatay. Karamihan talaga pong yung matatanda na yun pong may mga ibang sakit. May high blood, diabetes, sakit sa puso, sakit sa bato, or cancer. So, siyempre po mahihina na po ang immune system ng mga ito. At hindi nila nakakaya yung ito pong COVID infection. So, talaga pong meron po tayo sa ngayon sa Pilipinas na 5 to 6% na mortality rate. So, 94 to 95% po, eh, gumagaling po talaga ng kahit po walang gamot. Ano ibig sabihin? Supportive treatment lamang po. Sir, panghuli na lamang na katanungan na Yusek Duming, sinasabi nila Mr. Fabunan o na Fabunan family, ano po yung request nila na i-import yung steroid at saka ano yung isa? Anesthesia po yung isa yata. Yung pong anesthesia po yata actually gusto nilang i-import, yung procaine. Kasi yung pong steroid na ginagamit naman nila locally approved po na product, eh, available po dito. Kasi may steroid, eh, gamot naman po talaga, depende sa sakit, ano? For mga inflammatory condition. So, ang nakita po naman natin ay isang steroid na available dito sa Pilipinas. Pero yung po yata procaine, yun yung unregistered product na ginagamit nila, mukhang nanggagaling po sa ibang bansa. Alright. Yusek Eric Domingo ng FDA. Maraming salamat po, Doc. Magandang umaga. Mabuhay po kayo. Stay healthy, sir. Maraming salamat po. Paalala lang po namin, ano, wala po kaming pinitigil na approval kasi wala pa pong application for approval na natatanggap ang FDA for a product galing po dito sa mga kapunan. All right. Thank you po. Malinaw. Hello po, Dr. Richard Mata po. Gagawa ko ng video po ano ang sagot ko doon sa Fabunan antiviral injectable, no, dahil marami po kasi nagtatanong ano ba talaga ang opinion ko sa injectable ni Dr. Fabunan. In due respect, with all respect to him, although hindi ko po siya kilala, hindi po kami nagkausap, to be honest po, ang first reaction po na for me as a doctor, natural po kasi sa kapwa doktor na pag merong kasing ginawang isang doktor na mga ganyan, bago something, natural po na parang magdududa, no? Nakakapangduda. Natural po yun sa kapwa doktor, no? Pero natural din as a doctor, hindi lang po yung magduda ka lang, kailangan din mag-research. Hindi po ako pwedeng makinig lang sa hearsay, to be fair to the inventor, dahil pinag-isipan niya, pinag-aralan niya ng madaming taon. Hindi po pwedeng 1 minute lang na narinig ko tapos sasabihin ko kaagad na mali siya. Unfair naman yun, dahil sino ba ako or sino ba yung ibang experts na magsasabing 1 minute pa lang na narinig yung ganong gamot, sasabihin niya kaagad na mali. Siyempre mali yun. Let's be open to the possibilities. Baka nga tama si Dr. Fabunan. So, yun po ang ginawa ko. Kaya nag-post po ako sa aking page, Dr. Richard Mata FB page. Sinabi ko kung meron po kayong mabigay ng mga articles or anything about the injectable, then pag-aralan ko po. Then I'll just answer my own point of view. Kasi yung unang sinabi doon, yung kanyang injectable na nakakabagaling daw ng snake bites, tapos nakakapagaling ng dengue, HIV, tapos Ebola, tapos ngayon ano pa, COVID-19. So
kahit sinong doktor, pag ganun narinig talaga, maging gamot din siya sa COVID-19, eh ilan namang nagamot niyang COVID-19 unless tagawuhan siya. So yun ang natural na reaction. Pero kasi ganito yan, pag let me give you an example, bakit ang doktor madaling magduda, no? Ganito yan. Like for example, sa Beke, yung mumps, ba? Mumps. Kahit maraming nagsasabing nakakagaling ang isang gamot. For example, ano bang nakakagaling sa mumps? Diba yung anyel, yung blue na ilalagay dito? Eh, ilang milyong Pilipinong naniniwala na yun ang gamot sa Beke. Diba kayo rin nakananiniwala kayo? Pero wala sa libro yun, hindi po totoo yun. Dahil ang mumps talaga ay self-limiting. Sabihin ng self-limiting, dadaan lang po siya tapos mawawala siya. Yan po ang mumps. So ngayon, nilagyan mo ng blue. So akala mo yun ang nakapagaling. Pero ang nakapagaling talaga pala ang immune system. So I'm now weighing na saan ba under si Dr. Pabunan sa ganito lang na idea na parang yung blue ng anyel pero yung natural palang gagaling ang pasyente pero kinlaim lang niya. So that was my first impression, baka ganun nga po. Pero kaya nga pinag-aralan natin kung meron ba talagang logic sa ginawa niyang invention. So ito po yung nabasa ko. Nasa internet po ito, sa patent po niya. The present invention relates to a therapeutic composition and formulation for the treatment of viral diseases such as dengue fever and influenza, more particularly to therapeutic preparation comprising substantially water-soluble local anesthetic of the ester type, procaine, hydrochloride, and water-soluble glucocorticoid and dexamethasone sodium phosphate. So, sa simpleng pagkaintindi ko, itong injection ni doktor ay a combination of a procaine, which is an anesthesia, and glucocorticoid and dexamethasone, which are both steroids. So, napag-isip po ako na ang combination na ito, it's more of anti-inflammatory. Kasi po, ang steroids are anti-inflammatory drugs. Ibig sabihin, nagbibigay nga tayo ng steroid. Kunwari, may asma ang isang pasyente. Binibigyan natin para yung kanyang asma ay mag-relax dahil nga nag-overreaction yung kanyang immune system. That's why that's the purpose of steroids. Ngayon, pasok po tayo sa COVID-19 na topic. Ever since po ito lumabas, ang pratikong sinasabi ay naghahanap po tayo ng anti-inflammatory drug. Dahil po ang nangyayari sa COVID-19, pagpasok po ng virus sa katawan natin, nagre-react po sa lungs. Eh, lungs yun eh. Pag-react ng lungs, hindi ka na kaagad makahinga. So, dito kasi ang labanan eh. Sana kung ang labanan sa kamay, walang patay siguro. Dito ang labanan eh. Pag oras na maga ng lungs mo, dahil nga nag-overreaction na yung antibodies mo, hindi na makahinga yung pasyente. So yan tinatawag natin na inflammation, overreaction. Kaya pati ko sinasabi, ang hinahanap nating gamot ay dalawa, which is antivirus. Ibig sabihin, babanggain yung COVID-19 na virus, which is meron pong mga nakasulat na, remdesivir, mga ganon, favivir, ganyan. Tapos, kailangan din natin ng anti-inflammatory. Bakit? Sabihan natin yung ating katawan, huwag naman masyado mag-react lungs. Kasi pag nag-overreact po ang lungs, hindi na makahinga ang pasyente. So, dalawa ang kailangan na gamot dito. Tirahin ang virus, pero sabihan din yung katawan, don't overreact kasi pwedeng hindi na makahinga. No? That's what's happening in COVID-19. Kunyari, to make it simple, sa isang restaurant, no, sa isang bar, andun si Mr. Virus, tapos nandito din si Mr. Immune System. Ngayon, nagkita sila, naglabanan sila, no? Nag-commotion doon sa restaurant. So, ang nangyari, ang daming nabasag, ang daming nasira sa restaurant. Ngayon, sino may kasalanan? Si Mr. Virus lang ba? Hindi, silang dalawa. Mr. Virus at si overreacting immune system.
Kasi kung hindi nag-overreact yung immune system, hindi sana nawasak ang lahat ng mga kagamitan. That's my point in COVID-19 as well. Na kailangan natin ng gamot sa virus, na tirahin ng virus, kailangan natin ng gamot na anti-inflammatory. Ngayon, ano ang mga anti-inflammatory na naimbento na sa mundo? Ang number one dyan, na pinakasikat actually, ang steroids. So, basahin ko po kung recommended ba ang steroids na sa COVID-19. Merong ginawa kasing autopsy, no? Tapos yung nakita nila sa autopsy, grabe ang mga antibodies, no, doon sa kanyang pathology. Parang nag-overreact. So tama po yung point na ang isang cause ng death is not only the virus but also the overreaction. If we can treat the overreaction, then the lungs will not swell. So mahihinga ang pasyente. So sabi ng pathologist ito, although corticosteroid treatment is not routinely recommended to be used for SARS-CoV-2, no, or COVID-19, according to our pathologic findings of pulmonary edema and hyaline membrane formation, timely and appropriate use of corticosteroids together with ventilator should support the should be considered for severe patients to prevent acute respiratory distress syndrome development. So, sabi ng pathologist na nag-examine po sa isang patay na napasyente ng COVID-19, nakita niya sa kanyang pathology na grabe ang reaksyon ng immune system. So sabi niya, kailangan anti-inflammatory din. Same po yung sinasabi ko. Sinasabi niya na although hindi daw routine ang steroid sa medication ng COVID-19, pero sabi niya, pag-isipan po, sabi ng pathologist, dahil sa nakita ko, sabi niya, malaki ang tulong kung mabigyan ng steroid. Depende po sa kaso. Yun pong ibig sabihin niya. Ibig sabihin, huwag kalimutin ang steroid. I-consider ang steroid. Ibig sabihin, napansin niya ng ang pagkamatay ng pasyente dahil nag-overreact ang mga immune system ang dami. Kung nabigyan lang ng pangpababa ng overreaction, baka nabuhay ang pasyente. So sabi niya, possible steroid. Sabi lang niya po yun, na possible na makatulong ang anti-inflammatory drugs. Now, going back to Pabunan, going back to the ingredients. Dahil sa ingredients po ako nakabase, no? Hindi lang sa hearsay, no? Ang kay Dr. Pabunan, somehow, pinag-isipan niya na i-mix po niya ang procaine, glucocorticoid, and dexamethasone. So, itong pag-iisip niya ng ganitong ito, more on anti-inflammatory yung nasa isip niya. Kaya pala siguro, effective siya sa iba't ibang mga sakit, no? Katulad ng snake bite. Ano bang nangyari sa snake bite? Pagkagat sa iyo ng ahas, siyempre mag-overreact yung immune system dahil may pumasok na venom, eh. So, yung overreaction ng immune system, mag-cause din yun ng inflammation sa katawan mo. And pwedeng yun din ang mag-cause ng damage sa katawan mo. The same way was in COVID. So, kung binigyan ng combination ng dexamethasone, glucocorticosteroid, and an anesthesia, talagang pinag-isipan po kasi ni doktor, eh. Somehow, nag-cause ng decrease of the inflammation. Kasi nga, anti-inflammatory yung binigay. The same way with dengue. Yung dengue, pagpasok ng virus, nag-overreact yung immune system mo, nagkaroon ka ng plasma leakage, nabutas yung mga ugat mo, yun po ang cause. Ang cause po ng plasma leakage sa dengue o yung nabutas yung mga ugat na lumabas yung fluids na nakaka-dehydrate is the overreaction of the immune system. So, kung nabigyan ka ng something to decrease the inflammation, it could help. Ngayon, am I supporting totally? Siyempre, ang sinasabi ko lang, I hope na maaprobansa ng FDA upang pwede kong sisubok sa mga pasyente kong may dengue. Option ko na yun. Dahil doktor ako, pwede ko pong desisyonan yun. Because I have that decision making, no, for case-to-case basis. Pero ito po, kinumbine kasi ni doktor. So kung itong combination na ito, pinag-aralan niya ng matagal na panahon, for me, it's worth the try. It's worth the try po.
So ang akin lang po ganito. Pag pinresent kasi niya sa FDA at sinabi po niyang anti-COVID drug, ang problema po doon ay sasabihan siyang ilan na ba ang COVID patients na nagamot mo, no? So doon na mahihirapan tayo dahil kailangan po ng madaming pasyenteng may COVID before mo ma-prove na drug ka talaga ng COVID-19. So ang suggestion ko po kay Dr. Pabunan, and I really wish na ma-approvean po siya ng FDA, is to just declare na this is a cocktail of anti-inflammatory drugs, plain and simple. Kasi ang content po is procaine, glucocorticoid, and dexamethasone. So, these are all drugs po. Luma na po itong mga drugs na ito, no? Procaine, dexamethasone, at glucocorticoid. Ang ginawa niya, pinaghalo niya, and the expected niya is baka may synergistic effect. Ano, alam niyo po yung sabihin ng synergistic effect? Yung power nito, pinagsabay sa isang bigayan. So, and that could be true. Kasi kunyari po, no question naman talaga sa steroids eh. Dahil ginagamit natin yan time to time. Itong procaine, kung basahin nyo po ang procaine, it acts mainly as a sodium channel blocker. Today, it is used therapeutically in some countries due to its sympatholytic, anti-inflammatory, perfusion-enhancing, and mood-enhancing effects. So, nakita nyo po, procaine is pain reliever and also anti-inflammatory. Ngayon, if ito yung logic probably ha, kaya nag-i-effect din siya. Dahil po, kung masakit ang pakiramdam mo, kung bigyan ka ng procaine, siyempre mag-relieve yung pain, no? Kung na-relieve yung pain, hindi na rin mag-overreact yung immune system mo. Dahil, kaya din nag-overreact dahil sa pain eh. Pain stimulates cytokines production. Dahil nga masakit eh, so lumalabas lalo yung antibodies mo. Ngayon, kung kinontrol mo rin yung pain, there's a possibility na yung pag-increase ng antibodies ay matulungan din. So aside sa pain reliever siya, anti-inflammatory din. So yung inflammation nagiging less din po. So my point is, may wisdom po sa ginawa ni Dr. Pabunan. Ang masasabi ko lang is, it's worth the try. Sana po aproban siya. Hindi naman po kailangan ang tawag sa kanya ay COVID, anti-COVID-19 drug, para na lang hindi na siya hanapan pa ng marami pang ilang COVID-19 patients na ang nagamot dahil mahirapan siya lalo doon. Doc, you can just declare it as a cocktail of anti-inflammatory drugs. And sana po ito po ay maapurban dahil ganito lang naman eh. Ang tanong lang naman ganito eh. Yung bang dosage ng procaine is safe for human beings? Yung level ng dosage na yon? Yung dosage ba ng dexamethasone, safe for human beings ba yon? Yung dosage po ng glucocorticoid, safe ba yon? So kung doon pa yon, yung dosaging is safe, that's one check. Second check, kung ipag-mix natin yung tatlo, wala bang drug-to-drug interaction? Yun po yung tanong. Kasi siyempre, delikado kung nag-mix na hindi pala sila bagay. Ngayon, kung na-prove naman na synergistic ang effect at hindi drug-to-drug interaction, ibig sabihin nun, mas gumagaling ang effect at hindi nagkakaroon ng interaction na nagkukos ng danger, I do believe it's worth to be approved by FDA as a cocktail of anti-inflammatory drugs to be available not only for COVID-19 but any disease that has inflammation. And that's up to us, doctors. Katulad ng nagbibigay kami ng steroids. Nagbibigay kami ng steroids sa asthma. Nagbibigay kami ng steroids sa nephrotic syndrome. Nagbibigay kami ng steroids sa allergies. One stone, 10 birds. Kasi nga, all of them are inflammation. So, pwede po mangyari yon. Ngayon,
In-improvise lang po ni Dr. Pabunan yung effect ng steroids. Special formulation, combination on years of research. And I hope this should be given a chance para po sa FDA. Sana tingnan nyo lang po sa angle ng parang steroid. Nagpa-approve siya ng steroid na enhanced. And I really hope na kung ma-approvean po yan, I'm really gonna get some of it for my practice even in dengue. I do believe may tulong po yan just to improve on the overreaction of the antibodies. Now, going back to COVID-19, ang sinabi ko po sa isang article ko ganito, una po, nagbibigay tayo ng oral medication, yung hydroxychloroquine, remdesivir, tapos kung hindi nakakaya ng oral, a-upgrade po tayo sa injectables. So, ang problema ngayon, wala pa tayong injectable talaga na pang COVID-19. So, bakit ang injectable kasi mas higher? So, sabi ko, kung wala naman tayong injectable na antivirus, kasi hindi pa daw lumabas, yung injectable na anti-inflammatory ang kailangan natin. Ngayon kung ma-approban ang ganito, it's the prerogative of the physician na kung paningin niya sa isang COVID-19 ay nagre-react na ng sobra yung immune system, then this could be available. Kung magbibigay ka man lang ng steroid, why not an enhanced steroid if this would be approved? So yun po yung side na yun. It's more on, for me, it's more on the anti-inflammatory effect. What we are trying to solve here is a cascade of management. So kung ma-approban ang isang gamot na ganito, anti-inflammatory cocktail, why not maging available siya with the hope that it can affect, baka nga maging tulad siya ng effect ng, partly ng effect ng IVIG or any anti-inflammatory drug. Kasi meron siyang special synergistic effect. So, I would like to formally request FDA and even Mr. President to please allow Dr. Fabunan's injectable to be approved for FDA, not necessarily for COVID-19 alone, but basically an improved steroid injectable that can be available for doctors that they can use it if necessary based on a case-to-case basis. So, salamat po sa inyong pakikinig at magandang araw po sa inyong lahat.